Back to my channel, guys. So this is Christian Arsenio, and pag-uusapan po natin ang isang topic na ting tinatanong, or most of the time kinasama sa question ng mga clients po natin na bumibili ng mga RTL. So ang tanong nila, kung pwede ba nilang i-cage free yung mga RTL na binibenta natin or yung binibili natin para sa ating layer poultry farming. So magandang katanungan po yun. Kung merong iba na gusto po nila gawing parang free range yung mga RTL na bibili nila para hindi na sila gumastos ng galvanized steel cage or yung pinapagawa na regular na cost na cage made of kawayan or wood. So yun. Sasagutin po natin yun ngayon. So, ang topic po is about cage versus cage-free RTL. So, as a introduction, almost 99% of eggs sold in the Philippines market came from layer that are confined in battery cages. So, yun po. Almost all na binebenta ng mga itlog is pinuproduce ng mga farm na may mga battery cages o yung mga automatic egg collector na tinatawag po natin dito sa farm natin. So ito po yun. Kung nakikita ninyo sa likuran ko dito sa layer building 2 namin, ito po yung mga automatic egg collector or yung battery cages. But as a consumer, became more aware of the living condition of these birds in battery cages on large poultry farms, there is a growing demand for meat and eggs from chicken that are treated humanely. So, ang ibig sabihin po nun, mas gusto nila yung, may mga tao na mas gusto nila na pinuproduce ng organic po yung mga, ano, yung mga itlog o yung mga meat sa mga, sa poultry products po natin. So, isa pa dito, nagiging health conscious na rin po yung mga consumer ngayon o yung mga tao, gusto nila organic na itlog na nanggaling sa mga free range chicken. So yun, sa ngayon, anahon ngayon, medyo dumadami na po yung ganong demand or ganong mga consumer na hinahanap po nila is organic egg. So pros of cage free, or unahin po natin yung cage-free. So, cage-free chickens remain active and healthier because they can move about more than equal than cage chicken. So, mas nakaka-room po sila. Okay po yung, na, yung space natin for free-range chicken. So, nakaka-room sila or freely po sila nakakapangitlog kung saan or kumakain sila kung saan na area nilalagyan nyo ng pagkain or yung mga feeds natin or yung mga organic na na patuka po natin. So yun. So like the free range chicken, they are less likely to become obese. So yun na nga, nakaka-roam sila ng freely, nakaka-move sila without limitation. So hindi po sila nagiging obese. Hindi katulad po sa mga cage chicken port natin or RTL na kailangan natin minimeasure yung feeds na binibigay natin para hindi po sila maging overweight or magiging obese. So, ang kalabasan po nun, pag naging obese yung mga RTL natin sa cage, may puruhan po yun or may possibility po na hindi na sila mangitlog kasi nababalot po ng taba yung mga eggs sa reproductive system nila. So, yun. Cage-free chicken has space to expand their feathers and roam freely. So, yun. Ito po lumalabas yung na-expand po nila yung wings nila or yung mga feet nila. So, mas maganda po yung pangangatawan ng mga RTL natin pag nasa labas sila. So, pag nasa loob po sila ng cage, medyo constricted po yun kasi apat po sila sa isang cage. So, yun. The cons of having a cage-free na RTL. So, less productive and can hurt others. So, yun. Mas less productive po sila kasi most of the time, kinukonsume po nila yung oras nila sa pagtakbo or pag-roam kung kahit saan nila gusto at yung mga mind po nila hindi po nagpo-focus sa
production. So hindi po nagpo-focus ng mga itlog, or kung sa isang linggo yung isang RTL natin eh baka 3 times a week lang po sila mga itlog, or 2 to 3 times a week lang po sila mga itlog. So yun ang cons doon po sa cage free na mga RTL. Kung gagawin po natin yun na hindi natin ilalagay sa mga battery cages natin yung mga RTL na bibilhin natin. So yun, for the cage chicken. So ito, pag-usapan natin as via po ng business. So ang mga cage chicken, it's the pros are there is no major advantage other than the main pros, or the main advantage is mas more productive po sila. So yun po yung focus natin pag nag-layer poultry business po tayo. So kailangan natin ng abutin yung production rate or yung output na kailangan natin para mabawi po yung capital natin. So kaya po natin nilalagay sila sa cage para ang gawin po nila is kumain at mangitlog lamang. So sa ganung paraan ay makakuha po tayo ng desired na production rate para mabawi po natin yung capital natin, or may income po tayo every day. So the pros is just making more profit. So the cons or disadvantage, it's the RTL in cage or battery cages have limited movement. So doon po papasok yung ng problema sa muscles nila. Madali pong malumpo kung hindi po natin pagtutunan ng pansin yung mga health ng mga RTL natin dun sa cage nila. So kailangan po natin ng supplements and then magandang klase na feeds. So yun. The next one, chickens can't live naturally. And then the last one, less healthier egg than cage free. So andun na tayo, yung poproduce natin na eggs dito po sa battery cage na mga RTL or nakakulong na mga RTL ay medyo less healthier. Ay, hindi naman siya ganun ka baba kaysa sa cage free na or free range na mga chicken. So yun, I hope may nakuha kayong konting kaalaman dun sa topic natin ngayon. Lagi lang po natin tandaan yung main reason kung bakit natin pinasok yung ganitong business na layer poultry business, kasi mas nagpo-focus po tayo doon sa profit na makukuha natin para mabalance po natin yung investment natin sa ganitong business. So kung doon din po tayo sa cage-free na business, eh medyo nag medyo may kamahalan din yung mga eggs nila, pero as for the management, eh magkaiba naman po yun. So kailangan po i-absorb nyo yung mga losses or disadvantage na ibibigay ng cage-free na mga RTL. And then ito po sila, kasi yung mga RTL natin is pinalaki po to sila sa controlled environment, or hindi katulad sa mga naturally na pinalaki ng mga cage-free or free-range chicken. So mas vulnerable po sila sa sakit, at kailangan po natin sanayin sila kung i-cage free po natin sila. So nasa sa inyo na po yun kung paano nyo po i-deal yun, pero mas maganda po yung nabibili natin na RTL na mga white leghorn na breeds, na mas maganda po na naka-cage sila. So yun, maraming salamat at hanggang sa susunod, iba na naman po pag-uusapan natin. Maraming salamat. Happy farming. Please do like this video and subscribe to my channel, Christian Arsenio. Maraming salamat. Happy farming.